So saan ba ako nag-aral ng law? Sa San Beda College School of Law ba ng Alabac or sa Arellano University? So comment down below na lang mga kasama. Huwag niyo i-skip tong vlog na to. Tapusin niyo po hanggang dulo. Welcome back to my YouTube channel. Today is July 12, 2023. Exactly 7:30 ng gabi. Una muna sa lahat, naka 1,000 subscribers na tayo. Maraming salamat po sa mga sumuporta po. Sa mga affiliate na pinagsubscribe ko, maraming salamat po. Okay, dahil sa inyo, hindi tayo makaka 1,000 subscribers. Salamat sa mga nanonood, sa mga nag-view ng mga videos ko, sa mga pinapanood, yung mga kabaliwang sa buhay. Maraming salamat po at wag sana po kayong magsasawang panoorin yung mga videos ko. At ipabalita ko na rin sa inyo, guys, is nakapag-enroll na ako. Hindi ko muna sasabihin kung saan law school ako nag-enroll kasi dalawang law school yung na-qualified ako. Tumabag sa akin yung San Beda College School of Law noong June 26 to inform me na qualified ako at nakapasa ako. Pwede na akong mag-enroll sa kanila. Tapos nung June 14 naman, tumawag sa akin yung, nauna yung Arellano University na i-inform ako na qualified din ako para mag-enroll sa law school nila. Kaya guys, itong vlog ko na may kinalaman sa tips in choosing law school. Okay, hindi ko muna sasabihin sa inyo kung saan ako nag-enroll. Sa next vlog ko na lang yun, guys. Para may ano tayo. Ayun muna, may pa-suspense tayo konti. So, okay, mag-start na tayo. Muna natin patagalin to. Itong 5 tips na ibibigay ko sa inyo, babahagi ko yun sa nagmamarunong ako, ha. Base lamang ito sa aking experience. Dahil sa pag-apply ko sa mga law school na gusto kong pasukan para makapag-aral ako ng law. At natapad yung pangarap ko na bago kong pangarap na gusto ko talaga maging abogado. Yun na talaga yung magpapasaya sa akin. This is it na final answer na. Yun na talaga. Ito na talaga. So, wag na natin patagalin do, okay? Mga kasama, mag-umpisa na tayo mula sa tip number 5. Okay, sa tip number 5, you should have to prepare for your entrance exam and interview. Okay? May mga ilang school of law na merong entrance exam and interview. Pero may mga ibang school of law na walang entrance exam pero may interview. By the way, wala na nga palang PILSAT. Inalis na po yun. So, kahit inalis na siya, meron pa rin entrance examination bago ka makapasok sa university nila. Okay, you should have to prepare for that kasi syempre, pag hindi ka pumasa, hindi ka makapag-enroll sa kanila. So, ano ba yung mga preparation ko para sa entrance exam ko nung nag-take ako? Madali lang bumili. Madali lang bumili ng mga review materials sa National Bookstore. Yan, nagbumili ako doon hindi ko sasabihin kung ilang ano yun. Tapos, hindi pa ako nasatisfy, syempre, hindi lang ako tinagbase. Nanood din ako sa YouTube channel, sa mga YouTube vlogs, na sa mga review sa entrance exam, okay? So, yun yung mapapayo ko sa inyo. By the way, i-share ko lang din pala yung nag-entrance exam ako sa San Beda College School of Law. Yun nga, logical reasoning, abstract reasoning, 50 items, 150 items na siya. 50 items yung logical reasoning, abstract reasoning, tapos wala siya. Wala siyang choices, ikaw mismo ang magsasagot. Okay, yung mga letter, sequence ng number, letter, ayan. Tapos meron ba doon? Talagang pabilisan eh. Pabilisan mag-isip. Diba? May lumabas doon na 4 times 4 times 4. Times 4. So, dapat doon sa 4 times 4, ano mo na din sila, di ba? 16. Di ba? May tip na kayo. Kung doon kayo mag-e-exam, alas hindi na kayo masisiro. sa logical and abstract reasoning. Tapos yung
Another 15 items is yung critical thinking. Hindi ko na maalala kung ano yung critical thinking. Basta more on ano eh, reading comprehension. Okay? Alamin nyo yung true or false. Alin yung wrong doon na sentence. Tapos yung main idea. Doon ka magbabasa doon sa main idea. Tapos may mga choices doon. Alin yung parang mali na hindi siya makakapag-support doon sa statement. No, statement question. Okay? Basta yun eh. Ayaw ka na yung stress yung sarili ko. Ang hirap nung, sa totoo lang, ang hirap nung entrance exam sa San Beda. Pero, eh, salamat sa Diyos, tapos pa rin ako. Thank you, Lord. Kasi, nakapasali naman ako sa Arellano. Pero, sabihin ko na lang dun sa next vlog ko kung saan ako na mag-enroll, okay? Tapos, yung last 50 items dun sa San Beda College School of Law is essay type. Two sets of essay type. Okay? Basta naalala ko doon, nakalimutan ko yung pangalawang ano eh, essay doon. Basta yung una is, bakit gusto mo mag... Ay, hindi pala. Bakit gusto mo mag-aral ng law? Okay, yun yung question. Okay, next tip is yung... Need number 4! You should have a second option of your law school. Why? Because if you wouldn't pass in the entrance exam and interview. So, paano na? Hindi mo natutupan yung pangarap mo na maging abogado. So, dapat meron kang second option. Lalo na may mga ibang university na napakatagal maglabas ng result ng entrance exam saka ng interview. Kagaya sa San Beda saka sa Arellano. Ang tagal, siguro yung in-interview ako sa Arellano, almost 1 month and a half yung inintay ko para ma-interview nila ako. Sumunod naman, yung sa San Beda naman is napakatagal ilalabas. Ang tagal lang inantay ko na almost 10 days. Hindi kasama yung ano, almost 2 weeks. Hindi kasama din yung Saturdays and Sundays. So, ang tagal. Eh, paano kung sa ang tagal mong nag-entrance exam, eh, late ka na nag-entrance exam, tapos ang tagal lumabas yung resulta, tapos nalaman mo na hindi ka pala nakapasa. So, sayang yung araw. Paano na? Magkakaraming ka na maghanap sa ibang university. So, dapat meron kang second option na law school. Next tip. Tip number 8! Napaka-importante na ito, lalo sa mga kagaya kong working student. Yung schedule of classes. Kasi may mga ilang law school. May mga ibang university na they don't offer executive classes. Especially on Sunday. Kagaya sa Arellano, meron silang Saturday and Sunday na classes. Very convenient. Lalo sa mga working. Ando talaga Saturday and Sunday, ando lahat ng subject nila. Na pwede kang makapag-enroll sa kanila, makapag-trabaho ka pa. Unlike sa San Beda College, wala silang Sunday classes. So dapat i-consider nyo yun sa pagpili nyo ng law school. Lalo na kung ikaw ay isang working student. Okay, next tip. Tip number 2. Napaka-importante din eh. Hindi lamang sa working student, okay? Lalo na sa mga iba pang estudyante na dapat malapit yung law school na papasukan mo. Kasi syempre, kagaya ko, dito ako naka-duty sa Camp Vicente Lim sa Laguna. So, inisip ko, alin ba mas malapit sa akin? San Beda College, kasi sa Alabang lang. Unlike sa, ano, sa Arellano University, nasa Pasay siya. So, mamimili ako kung alin yung mas malapit. So, mas malapit sa akin yung San Beda. Siyempre, di ba, yung oras na gugugulin mo sa pagbiyahe, imbis na ano, ipapahinga mo na lang o kaya i-review mo na lang, di ba? So, sayang. So, dapat i-consider din yung location. Lalo na ngayon. Na although online class, pero pag major exam, face-to-face, so magkakaraming ka, syempre magmamadali ka. So, imbis na dapat yung babiyahe mo is, di ba, i-relax mo na lang yung sarili mo, okay? So, dapat i-consider natin yun. Last tip. Number 1! This is not the last, but no, you should priority first is yung napaka-importante para makapag-aral ka ng law school, okay? Is yung budget. So, dapat meron kang pera. Diba ang sinabi ko sa una kong sa first vlog ko, dapat kung may mag-aaral ka, hindi pwede, hindi ka magastos. Siyempre, dapat gagastos ka. Diba? Mahirap pang buhay ngayon. Eh, ginusto mo yun eh. Gusto mo maging abogado. So, dapat, kailangan mag-exert ka ng effort. Okay, kaya nga ako. Kaya nga nagtatrabaho, diba? Hindi ko pwedeng iwan yung PNP dahil ito yung source of income ko para makapag-aaral ako ng law. Okay, so sa Arellano, ang gaano ba yung tuition doon? Di ba binanggit ko nga doon sa una kong vlog na ang per unit sa Arellano is 2-3. Kung ikaw ay ano, full-time student, lahat kinuha mo subject,
Okay, is, ang intuition doon is 48,000. Sandeda naman, kung kayang-kaya mo, afford na afford mo, may budget ka. Pero kung wala ka namang budget, pwede ka naman mag-ano ng scholarship. Tapos, ang intuition nga pala sa Sandeda, per unit nila is 2,800. Okay, pero kung full load ka, okay, 21 units kasi ang person sa Sandeda College, School of Law, doon na nasa 70,000 plus yung tuition mo. So, dapat yung i-consider mo muna yung budget. Kung budget friendly ba yung university na papasukan mo. Kasi in the end, ikaw rin yung may hirapan. Imbis na, diba, sa makukunin yung pambili mo ng ganito, pambili ng libro. Tapos, pagdating ng major exam, siyempre na-stress na, diba? Sa pag-aaral, istressin mo pa yung sarili mo sa pag-provide ng pang-tuition mo. So, sana guys, you know, this is it na. Okay, sana nakatulong ko sa inyo dito sa vlog ko na to, lalo-lalo sa mga aspiring law student dyan. So, ito lang muna mga kasama. Maraming salamat. Ako nga po pala ulit si Police Corporal Francis Bryan, si Seth Makin, na laging papaalala sa inyo na huwag kang maya na mag-subscribe. Kung hindi ka pa subscribers ko, mag-subscribe ka na tapos. Huwag mo na rin kalimutan na i-hit yung notification bell. Lubos-lubosin mo na rin. I-hit mo na para lagi ka kang didit sa mga ginagawa kong vlog mga kasama. Okay guys, hanggang sa muli. Paalam!